Hi guys! This is Lahi May and welcome back to our channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at pakiclick na rin po yung bell button para ma-notify kayo every time na may mga bago tayong videos. So yan, gusto niyo bang malaman kung paano kayo ma-monetize kahit hindi pa nagpapadala ng email sa inyo si YouTube? Yes, ituturo ko yan sa inyo pagkatapos ng ating intro. Go to YouTube Studio, ayan. By the way guys, gagamit po muna ako ng ibang account yung hindi pa po na-monetize para mas madali po nating masundan. Check muna natin guys kung nakapublic na ba ang ating mga videos. So ayan, tingnan po natin kung wala po siyang mga restriction or copyright strike. Kung ang nakalagay ay none, pwede na po tayong pumunta sa ating monetization screen. Pindutin lamang po natin ito. Ayan. Pag ang lumabas po ay notify me when I'm eligible, ibig sabihin hindi pa po tayo pwedeng ma-monetize. Kasi meron pa po tayong mga kulang. Hindi pa po kumpleto yung ating mga requirements. Pero pag ganito po ang lumabas, apply now, ibig sabihin pwede na po tayo mag-apply for the monetization kasi nakompleto na natin yung mga requirements na hinihingi sa atin ni YouTube. At dahil sobrang excited ko kahit hindi pa nagpadala sa akin ng email si YouTube, ayan, nag-try na akong mag-apply. This time, gagamitin ko na yung totoong account ko. So ano pang hinihintay natin? Mag-start na tayong mag-apply. Ayan, click lang natin yan. Time check pala, 3:27 ng madaling araw. Then click apply now. Under sa channel monetization, meron tayong tatlong step. Number 1, review partner program terms. Number 2, sign up for Google AdSense. And number 3, get reviewed. Then, click start ng step 1. Understand the terms. Sa YouTube Partner Program terms, number 1, monetization revenues. Number 2, payment account requirement. Number 3, payment terms, limitation and taxes. 4, termination. 5, governing law, and 6, miscellaneous. Sa pinakababa ng number 6, check lang natin yung I accept the YouTube Partner Program terms. Ayan. Then, click accept terms. A few moments later. Yay! So, we're done sa step 1. So, nakita nyo naman, sobrang bilis lang, sobrang dali lang. So, ngayon, dito naman tayo sa sign up for Google AdSense. So, start lang, click lang natin yung start. Ayan. You will be redirected to AdSense to complete this step. Tapos, click lang natin to para mag-select. Dahil wala naman akong existing account, ang pipiliin ko ay no, I don't have an existing account. On the next screen, choose the Google account that you want to create an AdSense account with. You will be redirected to AdSense to create the new account. Once you are finished, you will be redirected back to YouTube. Then click continue. Ayan. Papupunta tayo sa account na nakaregister sa aking phone. Ito yung Gmail account na ginagamit ko sa aking YouTube channel. Sa screen, makikita natin ang ating website URL. Tapos, i-click lang natin itong Yes, Send Me Customized Help and Performance Suggestions. Tapos, select your country or territory. And so, since nandito naman ako sa Pilipinas, so ang hahanapin ko ay ang Philippines. Ayan, so hahanapin lang natin ang Philippines.
Scroll lang natin. Ayan. At lalabas na itong terms and conditions. At mas madali natin itong maintindihan, guys, kasi nakatranslate na siya sa Filipino language. Yun nga lang, medyo mahaba siya kasi hanggang number 16 siya. So, pagtiyagaan na lang po nating basahin isa-isa, guys. Sa baba po ng number 16, i-check lamang po natin tong yes, I have read and accept the agreement. Ayan. Tapos, click lang tong create account. Ayan na guys, naglo-loading na. Then, mapupunta tayo dito sa ating payments profile. Makikita dito ang ating name at ang ating payments profile ID. Tapos, pindutin natin tong arrow. Tapos, i-click lang natin tong create payment profile. Dito natin ilalagay ang name at address kung saan ipapadala ang Google AdSense PIN. Kaya, be careful po sa paglalagay ng ating information. Under account type, click mo lang ang individual. Ayan, tapos, ayan na, ilagay ko na rin yung name ko. Sa address line 1, isulat natin ang house number. Or kung meron tayong block, lot, or phase number, street, or road name. Sa address line 2 naman, isusulat natin ang name ng subdivision. Sa suburb naman, isusulat kung saang district ng municipality located. Tapos, town or city. Tapos, postal code. Tapos, i-click lang natin to para sa list ng provinces. Optional naman kung isusulat natin o ilalagay natin yung ating phone number. At dahil naka-indicate na ang plus 63 code, di ko na ilalagay ang 0 sa unahan. At kung okay na, i-click na natin yung submit. At pag lumabas to, i-click lang natin yung redirect. Tapos, continue to studio. Tapos, mapupunta ulit tayo sa ating monetization screen. Ayan, in progress na. A few moments later. Yay! You know, ilang minuto lang okay na rin yung ating step 2, done na rin. At kung mapapansin nyo yung ating step 3, automatic na in progress na rin siya. At ito yung pinaka nakakatakot na part kasi ang iba, umaabot ng ilang araw, ilang weeks, at ang matindi pa, umaabot ng ilang buwan bago makatanggap or ma-approve. At dahil tapos na tayo mag-apply, waiting for approval na lang tayo, update ko na lang din po kayo kung ano pong balita. Okay? At eto na nga, may natanggap na nga tayong email. Time check, 1:58 a.m. Congratulations! Your YouTube channel, Laki May Diligano, has been accepted into the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. Yay! So as a content creator, isa ito sa pinaka-importanting email na matanggap.